lakan ng kadiliman, parang di na matatapos ang anino ng kamalasan. Pinipilit mong sumaguan, sinasalubong ang kawalan, hindi mahanap ang kasagutan. At kumakatok sa langit ng dasal, sana malapit nang matapos ang ulan. Kumapit ka, di ka nag-iisa, di mo man nakikita, nandiyan siya sa'yo, sa'yong tabi. Kumapit ka, di ka nag-iisa, di mo man nakikita, nandiyan siya sa'yo, sa'yong tabi. Ika'y kumati. Wow. Sa gitna ka ng kadiliman, mga mata mo'y mabubuksan, magkakaroon ng kalakasan. At hindi mo na ang kailangan kumatok, pagkat nadarama niya rin ang iyong poot. Kumapit ka, di ka nag-iisa, di mo man nakikita, nandiyan siya sa'yo, sa'yong tabi. Kumapit ka, di ka nag-iisa, di mo man nakikita, nandiyan siya sa'yo, sa'yong tabi. Kumapit, ika'y kumapit. Oh, story behind this song, at saka meron ka bang mga personal experience na nag-drive sa'yo para masulat tong kantang to? Ano yung nasulat ko tong song na to nung beginning ng pandemic?
na nasa ano kami, nasa probinsya kami ng asawa ko, doon kami nagstay kasi nga hindi natin alam kung anong mangyayari sa Manila. Marami akong mga anxieties sa pinagdaanan ng kung ano-ano mga naisip kong mga horror na pwedeng outcome kung ano mangyayari. Kasi we were just watching yung news sa Facebook, mga post ng mga kaibigan, and seeing yung first wave, grabe talaga yun, nakakatakot siya. And nung nakita namin yung suffering ng mga tao na dumaan doon, mga families na namatayan, mga frontliners na sobrang pagod, mga estudyante sa mga campus na hindi makauwi sa kanila tapos walang food, parang dumugo yung puso ko. I use that empathy to write this song. Kaya yung lyrics ng kanta ay, sa gitna ka ng kadiliman, parang di na matatapos ang anino ng kamalasan. Kumakatok sa langit ng dasal, sana malapit nang matapos ang ulan. Tapos sa chorus yung payo, na I want to encourage everyone na kahit sa gitna na to, just keep on holding on to God. Kumapit ka, hindi ka nag-iisa. Di mo man nakikita kung ano mangyayari, pero in the middle of the storm, kasama natin siya. Nandiyan siya sa'yo, sa iyong tabi. Na hindi ka nakalimutan ni God kahit nagdadaan ka dito. It may feel like that, pero hindi totoo yun. Nandito si God right now. Ang amazing lang din ang feeling niya. Kasi ang tagal ko na rin hindi nakasulat ng ganun kabilis. Iba talaga, siguro kapag ka nanggagaling din sa ano yung... Pag tinamaan ka emotionally, talaga nanggagaling dito. Mas mabilis mag-flow yung kanta out.